Hello guys, magandang hapon sa inyo, no? It's Sunday ngayon at 5 o'clock ng hapon. So nakita natin natin yung sunset na pala, magsa-sunset na. So malapit ng dumilim. Siguro mga after 30 minutes, madilim na. So nandito kasi ako dun sa pinagbablog namin, itong lugar nila. Ito yung pinagbablog namin ni Papa Eric, ito yung kanyang ulit, ito yung kanyang hasyenda, nasold na. Eh no, shoutout pala kay Papa Eric Motorbike. Di na tayo, medyo di muna tayo magkakasama kasi medyo may mga inaasikaso ko eh, no. So for this video naman po, kasi nga diba nagbabike check ako. May sinasabi kasi ako tungkol sa mga rigid fork, yung mga suspension corrected at saka non-suspension corrected. Eh may mga nagko-comment kasi na tinatanong, ano daw ba yung suspension corrected at saka non-suspension corrected? Kasi nakita nila dun sa pag sinasabi ko dun sa bike check video ko eh. So, yun ang itatopic natin for today, no. Pero before na sabihin ko kung ano yung pinagkaiba noon, so alamin muna natin yung konting history kung kailan ba nagkaroon ng mga yung suspension corrected na yan. Kasi nung nagsimula kasi ako magbike nung year 2007, eh wala naman kasing naimbento pa na suspension corrected na rigid fork. Ang tawag lang talaga rigid fork. Kasi yung mga MTB frames ng mga early 2000s, katulad ng ginamit ko dati na K2 Bayside. Eh kasi nga yung frame na yon, para lang kasi yon sa 80mm travel ng suspension fork. Kaya yung rigid fork noon maikli. So kasi nung 2000, siguro mga 2007 nga, ang rigid fork ko dati, hindi yung rigid fork na nakikita natin ngayon, yung mga ganyan itsura. Yan kasi ang tawag dyan yung triple batted na rigid fork, yung parang pang road bike na, no? Yung maganda na itsura. Kasi yung rigid fork na, ang rigid fork ng kapanahunan namin, nung mga year 2007, yung rigid fork na pahaba, na parang may bend, pakurba. Yun, pakurba. Tapos medyo hindi mataba yung ito kasi mataba yung parang crown nito eh. Yung sa luma kasi hindi. Then yun talaga maikli. At saka syempre since na wala naman dating 27.5 at saka 29, pang 26R nga lang, maikli talaga yung rigid fork na yun. Ang max na gulo, yung mga produkto na nagbebenta ng ganun dati. Meron pa ako nakikita ngayon eh, yung mga luma, yung ngayon yung MOB Procomp yun. So ilalagay ko na lang sa screen kung ano yung itsura nun yun. Pag nakita kayo ng ganong klaseng rigid fork na MOB Procomp, yun yung mga sinaunang mga rigid forks na rigid fork talaga. So wala pa dating tinatawag suspension corrected or non-suspension corrected, wala pang ganun. Then nung mga year 2009 yun, kababalik ko lang kasi sa pagbabike, nung nagfit kasi ako ng isang taon, nagbike to work kasi ako. Doon ako nakakita ng pinakaunang suspension corrected na rigid fork na 26R. Kasi naimbento kasi sumunod yung 29R noong 2011. Yung 27.5 naman mga year 2014. So noong year 2009 wala pa ring for sale dito sa Pilipinas na 29, 26 pa rin. So yun nga ang pinakauna na suspension corrected na rigid fork na 26R was yung Mosso. Yung ginamit ko dati doon sa K2 Bayside ko. So may mount pa yun ng V-brake. So ibig sabihin, yun nga, lumang model yung yun yung unang model ng Mosso. So meron yung mount na pang disc brake, tapos meron din mount para sa V-brakes. Ayun, yun yung history kung kailan nagkaroon ng suspension corrected. Then syempre, nagkaroon ng 27.5 at saka 29. Then nagkaroon na ulit ng mga suspension corrected na mga ganong sizes din. Lately nagkaroon din ng universal size or one size fits also. Idadagdag natin ngayon mamaya dun sa topic na yun. So ano ba yung suspension corrected na rigid fork? So may papakita ko sa inyo sa screen. Yan yung nakita ko dun sa internet eh. So ilalagay ko na lang sa screen, no? So basically ang ibig sabihin dun sa nakita natin sa screen, yan kasing suspension corrected, yan daw yung tinatawag, yan daw yung elongated rigid fork. So yun nga, mahaba. Mas mahaba yung suspension corrected kaysa doon sa hindi suspension corrected. Kasi nga, sabi daw doon sa nabasa ko na kaya daw nagkaroon ng suspension corrected na rigid fork. Dahil nga daw para ma-maintain daw yung original geometry ng MTB. Siyempre nga yung MTB, naka-originate yan para sa pag-trail. Pero kasi
Na-invento lang yan, sa tingin ko lang, kaya na-invento lang yan kasing suspension corrected na rigid fork. Eh kasi naman dati pa naman may rigid fork, dati pa naman may rigid fork eh. Di pa nauuso yung suspension corrected. Eh kasi nga, kaya nga wala pang suspension corrected dahil nga sa yung ano, yung MTB frames dati ng mga early 2000s. Hindi naman kasi naka-design sa mga mahabang travel ng mahabang travel ng suspension fork eh. Yung nga sabi ko kanina, mga 80 mm. So kung mali ako, paki-correct na lang ako doon sa mga matagal lang na nagbibisikleta, no. Yung mga alam yung history. Basta alam ko 80 mm lang. Yung suspension fork dati at saka yung rigid fork noon na hindi pa suspension corrected, yan yung parang compatible dun sa dating frame nung early 2000s. Pero since nga mga year 2009, late 2000s, yun nga, 2009, 2010, nag-evolve na kasi yung design ng MTB. Nagiging mas upright, mas tumataas na yung front end. Yun nga, dun nga na-invento yung mga MTB frames na nagre-required na ng travel ng 100 mm na travel ng suspension fork. Yun, kaya doon nag-evolve din yung rigid fork. Naging suspension corrected na. Ayun, yun yung ano ko diyan. Tingin ko diyan. So, ang pag-usapan natin next naman before na dumidilim na dito, yung mga binebenta ngayon. Yung for sale at saka yung yung details ng mga bawat forks, yung mga non-suspension corrected at saka suspension corrected, saka yung universal size, ha? Yung 26, 27, 29 na yung mga types noon at saka yung universal size. So mag-start muna tayo sa 26, sir, no. Unahin muna natin yung non-suspension corrected, yung original na haba, no. Kasi yung haba niyan based sa mga na-i-check ko, kasi yan yung mga sinukat ko na yan. Yung mga non-suspension corrected na mga rigid forks, nagre-range yan from yung crown length, ha, yung axle to crown length. Ang axle to crown length ng non-suspension corrected na 26R from 400 mm hanggang mga 405 mm. Ayan. Yun yung mga crown length nun. And ano yung mga produkto, kasi nga dati kasi yung 405 kasi na yung 405 mm na crown length, yan yung MOB XMR. Yan yung binebenta dati ng mga mid 2000, mga 2015-16. Kaso nga lang, ang huling sale nila was nung 2018. 2019-20 and so on, wala. Wala na silang nagbebenta, phase out na. So, wala na yung MOB XMR. Ang nagbebenta na lang ngayon, dun sa online na lang, yung Promend. Promend FK406 na 26 na hindi suspension corrected. Yun yung crown length na 400 mm. Wala nang ibang mas maikli pa kaysa dun sa Promen pagdating sa crown length. Yun. Aluminum 7005 yung pagkaalam ko kasi nakabili na ako dati yan noong 2019 bago magpandemya. Then, dati kasi isa lang ang meron, yung Promen. Then, lately na lang, yung late 2022, may lumabas na produkto na nakikita ko sa Shopee tsaka sa Facebook, yung Espacio. Yung Espacio kasi, hindi ko sure kasi dati nung kung ano ba yan, kung suspension corrected ba yan o hindi. Pero since na nakita ko dun sa Facebook group namin na para sa mga rigid MTB, may nagtanong kung ano ba yung haba ng crown length. Yung seller, magkaparehas daw, pinagtabi kasi sa Promend 26R eh. So ibig sabihin, yung Espacio, malamang nasa 400 mm din yung crown length. Yun yung na-observe ko. So dalawa lang yung 26R na non-suspension corrected na maikli. Yun nga yung Promend FK406 at saka yung Espacio. Doon naman sa 26R na suspension corrected, ang crown length niyan basically sa mga na-buy check out saka nakita ko sa online, ang crown length niyan is from 425 mm hanggang 435 mm. Pero walang aluminum na ganun, wala. Walang aluminum noon, puro carbon fiber. Yan yung dati yung 425 at saka yung 435, yan yung mga yung toxic na carbon fiber. Actually, yung hubog ng yung fork ng toxic, yung kasi meron kasing wide stance at saka narrow stance. Yung wide stance kasi hanggang 2.5 ang tire width. Yung na mga 26R na narrow stance hanggang 2.1.
Ayun. Yung kasi ano, yung hubog na yon, hindi lang toxic brand ang meron noon, merong Ulysic, meron sa Ulysic, merong Specialized. Kasi based doon sa mga budget ko ah, meron din brand na ano ba, may Saturn pa nga yata yun, o ano, yung Sunpeed meron din eh. So ibig sabihin yung fork na yon, parang ang tinatawag doon OEM eh. Ibig sabihin nanggaling sa ano, yung mga iba't ibang brand pero nag-iisa doon, nanggagaling doon sa iisang manufacturer. Yon, so kapag nakita kayo ng ano, kahubog ng Tosi na iba yung brand, ibig sabihin nagagaling lang yun sa ibang manufacturer. Yon. Yun yung 26R na na suspension corrected. Next naman doon sa ano, sa 27.5. Doon naman sa 27.5 na hindi suspension corrected, ang pinakamaikli diyan yung ano, 415mm. From 415mm hanggang sa hanggang 400 ano, hanggang 425mm. Ibig sabihin yung maximum na crown length ng 27.5 na hindi suspension corrected kaparehas ng 26R na suspension corrected. Yon, yun yung mga ano noon, crown length noon. Yung 415mm na crown length, yun yung Ragusa R300. Yan, yan yung bilag ko dati. Nilagyan ng 2.1 na gulong na maxi space, eh kaya lang nagkaroon ng 2 mm na gap dahil nga pudpud na yung knobs na, ibig sabihin hindi pa pwede yung 2.1 nun. Ang pinaka-ideal lang dun, mga siguro mga 1.9 kung gusto nyo na maliit na clearance. Yun, yun yung 415mm. Mas mahaba lang yun ng, ano, ng 5mm kaysa dun sa MOB dati na na-phase out na, no? Yun yung 450, ano, yun yung ano, isa, no? Pangalawa naman yung Promend FK408 naman na 27 ano na 27.5 na hindi suspension corrected. Yun naman based dun sa nakita ko ano, sinukot ko dati, meron na akong dating vlog niyan. Ang crown length niyan pagkatanda ko is 420 naman. Mas mahaba ng 5mm kaysa dun sa Ragusa R300. Aluminum 7005 din. At saka mabibenta lang sa online. Yan, wala kayong makikitang ganun sa mga physical bikes to, bike shops. Yun. Yun yung pangalawa. Ang pangatlo naman na nakita kong 27.5 na hindi suspension corrected, eh yan yung Mountain Peak RGF 627. Yan yung mga yan, hindi suspension corrected yan. Kasi ang crown length niyan, 425 mm. Yan yung sinasabi ko kanina na singhaba lang nun nung suspension corrected na 26R. Yun. Ilalagay ko na lang sa screen kung ano yung crown length nun, yung crown length, yung kasi 425, yan yung sa quick release na straight tube, straight steerer tube. Yung kasi sa ano, sa tapered na true axle, mas maikli lang yung ano, mas maikli lang yung crown length nun, siguro mga 422. So ilalagay ko na lang sa screen yung difference doon. Yan, yun yung ano natatandaan ko. So tatlong products lang yan na 27.5 na hindi suspension corrected. Yung Ragusa R300, yung Promend na 27.5 at saka yung Mountain Peak RGF 627. Yung doon naman sa no 27.5 na suspension corrected, pagkaalam ko diyan, yung mga unahin muna natin yung crown length. Yung crown length kasi niyan, sayang hindi ko dala yung listahan ko, ilalagay ko na lang sa screen. Eh ang pagkatanda ko dyan sa suspension corrected na 27.5, mga about 440 ang crown length niyan. O kung hindi 440, 445. Yung tamang accurate na ano niyan, ilalagay ko na lang sa screen, no? Para tama yung pagka-feedback ko sa inyo ng information. Yun yung suspension corrected na 27.5. So ano yung mga produktong yun? Pagkaalam ko kasi, pag aluminum na MTB rigid forks, yun yung mga binibenta na ano, sa mga yung weapon brands na rigid fork. Lahat ng mga binibenta na 27.5 na weapon, ilalagay ko na lang sa screen kung ano yung mga models nun, kasi hindi ako masyadong kabisado yung ano nun, yung mga products ng weapon eh. Basta lahat ng 27.5 na weapon products, parang weapon lightning yata yung isa dun. Lahat 'yon nasa ano, lahat 'yon 27.5 na suspension corrected. 'Yon. Tapos ano pa yung mga natatanda ko? Yung mga ano, carbon fiber. Yung mga carbon fiber na binibenta ngayon ng mga rigid forks na pang 27.5, mga ano rin 'yon, mga suspension corrected. Yung Tosic, yung tsaka yung ibang brands na ano, kasi nga sabi ko kanina OEM nga 'yon. Marami kasing kahubog noon na iba-iba yung brand.
Yun din ay ano yun, suspension corrected din yun na 27.5. So mas mahaba yun. Mahabang mahaba yung crown length ng mga rigid forks na yun. Yan. So next naman, doon naman sa 29er. So mag-start muna tayo sa 29er na hindi suspension corrected. Yung pagkatanda ko, ang isang maikli na 29er na hindi suspension corrected, yan yung Ragusa R300 na 29er variant. Yan yung binay-check ko nung nakaraan lang, no, kay John Lloyd Sopina, yun naka-Ragusa R300 yun na 29er. Kasi nung sinukat namin yung crownlet doon, nasa 425mm lang yun. So singhaba lang yun ng crown length ng 27.5. Singhaba lang yun ng 27.5 na ano eh, ng Mountain Peak RGF 627, kasi 425 din yun eh. At saka yung carbon fiber na suspension corrected na 26R. yan yung magkakahaba ng crown length eh. Ayan yung sa 27.5 na hindi suspension corrected. 29er pala. 29er na hindi suspension corrected. Sumunod naman yung Mountain Peak RGF 629. Hindi rin suspension corrected yun. So ilalagay ko na lang sa screen yung ano nun. Kung ano yung exactong crown length nun. Yun, hindi suspension corrected yun. Mountain Peak RGF 629. Mapa true axle na tapered or yung straight steerer tube na quick release. Yan yung isang produkto pa, no. Tapos yung Promed FK409. Yon, Promed FK409, 29er din yun na hindi suspension corrected. Yan, aluminum 7005 din. Yan yung ano din, yun yung composition, ano, yung material ng Promed FK409. Doon naman sa mga suspension corrected na 29er, pagkaalam ko weapon pa rin, pag aluminum frames at saka carbon, yan weapon din. So yun yung mga produkto na 29er na hindi na 29er na suspension corrected, at saka yung toes, yung mga carbon fiber na binibenta sa Lazada. Yun din, mga ang 29er variant yun, lahat nun ay suspension corrected. Yan. Tapos yun nga, yung mga lumalabas ngayon ng universal size or one size fits all, ang dami-dami niyan. Hindi ko na ma-mention lahat. Parang marketing ano lang 'yan eh, marketing strategy lang 'yan eh, kasi kasing sinusukat ko yung mga universal size na 'yan. Yung sukat niyan ng mga universal size na rigid forks. Ano 'yan? Basically mga 29er na hindi suspension corrected 'yan eh. 29er talaga 'yan, yung mga rigid forks na 'yan. Hindi ko alam kung bakit tinawag na universal size. Kasi by common sense, kapag yung fork kasa yung 29er, syempre obviously kasa na yung 27.5 at saka 26. Yun. Kaya medyo natatawa ako dun sa universal size na yan eh. Kasi sa totoo lang 29er lang yan eh. 29er lang yan na rigid fork eh. So ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung crown length nun, no. So basically nga ganun magkaparehas lang yun mga yun. Then ano ba yung universal size na dineclare nila na pinakamaikli? Ano ba yung produktong yun? Ang pinakamaikling produkto, ano? Ang universal size na pinakamaikli, yung Saturn Janus. Yun, yan yung binay-check ko doon sa Valenzuela, no. Saturn Janus, ang crown length lang noon 425. So kaparehas ng 27.5, kaparehas ng Ragusa na 29er na hindi suspension corrected. Kaparehas ng 27.5 na hindi suspension corrected din na Ragusa, ay na Mountain Peak RGF 627 na quick release, at saka kaparehas ng 26R na toxic na carbon fiber na suspension corrected na 26R. Yan yung pinakamaikli. Yun ang observahan ko. Then yung pangalawa, yung Mosso MD5 na binibenta sa Shopee. Dati kasi meron sa Pilipinas nun eh. Yung Mosso MD5. Ngayon kasi wala na eh. Makikita mo na lang yun sa online eh. Sa Shopee at saka sa Lazada eh. Yung Mosso MD5, dinideclare yan sa Mosso sa website na universal size din yan.
Pero yung nakita ko yung ano, sinukot ko at nakita ano, pinakita ko rin sa kanilang website, yung Moso MD5, ang crown length din niyan is 425 din, parehas lang. Kaparehas lang din doon sa mga minensyon ko kanina na mga produkto doon sa kahawig doon sa Saturn. Ayan, yun yung pinakamaikli na, yun yung pinakamaikli na universal size. So sa mga gustong bumili ng universal size na maikli ang ano, crown length tsaka blade length, yun ang pinakamaikli. Moso MD5 at saka Saturn Janus. The rest, mga ano na yan eh. Katulad nitong ano ko, yung Maxon ko, haba niyan. Siguro mga 440 yan. 440 yung crown length niyan. Kasi yun ang mga common na mga crown length sa mga universal size eh. 440, 435, 450, yung ano, yung Hasins, 450 yung crown length niyan eh. Yan, yan yung mga ano niyan. Yun yung mga, yan, na-mention ko na yung mga tungkol doon, mga produkto at saka yung mga details doon sa 26, 27, 29 na mga suspension corrected at saka hindi suspension corrected at saka yung mga universal size. Ayun, so bago tayo magtapos at wala na yung araw, gusto ko lang iano kasi, 'di ba nga sinabi ano, na-mention ko dati yung ano kanina pala yung definition ng ano ng universal size or one ano, universal size. Yung ano, yung suspension corrected ba, yung definition ng suspension corrected na rigid fork, para nga daw ma-maintain daw yung original geometry. Eh yung kasi pang trail kasi yon, strictly na pang trail. Pero sa kalsada kasi, ako naman naranasan ko naman, pwede naman iba-ibahin yon. Katulad nung sa thrust ko, yung thrust ko na 27.5 na carbon fiber the frame. Nagre-require kasi yun ng 120 mm na haba ng ano, travel ng suspension fork. Ang nilagay ko doon was yung Tosico na 26R na suspension corrected. Tapos naglagay ako ng pinakamalaking gulong diyan, yung Gayak Stato dati na ano, 29x2.3. Nung sinukat ko yung crank arm tip to ground clearance, mas mataas yon kaysa dun sa pang road bike. So ibig sabihin, yung setup na yon hindi prone sa pedal strike kasi nga mas mataas yun ng konti kaysa dun sa pang road bike yun kasi ang aking basihan kasi para hindi maging prone sa pedal strike yung ano nyo, mga rigid MTBs nyo, kailangan ang crank arm tip to ground clearance dapat pantay or mas mataas ng konti kaysa dun sa road bike. Yun nga, from 75mm to 80mm kasi may mga iba-iba ring crank arm lengths din kasi yung pang road bike may 172.5, yun kasi pinakamahaba sa sa road bike 172.5, 170, 165, mga ganun. Tapos yung mga gulong na ginagamit nila 700x23 to 28C, yun ang common. Ayun, yun yung ano doon. Yun nga sa thrust ko, no, pwede naman, wala namang pedal strike. Yung sa MCD ko, doon sa MCD ko naman, MCD tremor ko 27.5 yung frame. Tapos yung balugo ko technically na gravel, pero since na ang crown length lang noon is 405 mm, katulad din ng 26R na ng suspension corrected, hindi ako naging prone sa pedal strike noon. Mas mataas pa rin ng konti kaysa doon sa pang road bike dahil nga sa yung gulong ko kasi 27.5 by 2.2. yon. So kung gusto niyo i-set up na pang road na mas mababa yung front end, kailangan niyo talaga mataba yung gulong. Kasi pag ginawa niyo hybrid yan, mga 700 si na mapayat na gulong, magkakaroon talaga kayo ng pedal strike kasi bababa at bababa talaga. Ayun. Pero ano, yung iba kasi kaya gustong-gusto nila na maikli kasi nga dahil sa sinabi ko. Pero pwede naman kasi na mababa yung front end na kahit na ano, hindi maikli yung rigid fork. Katulad dito sa ano ko, sa tactical ko. Di ba? Yan, nakita nyo, mas mababa pa rin yung front end kaysa dun sa saddle ko, no, sa height ng saddle kasi nga. Ito mo. Ito kasi, di ba? Ito kasi universal size or one size fits all to. Singhaba lang to ng 29er na hindi suspension corrected Tapos 27.5 yung frame. Ayan, pero yan, mababa pa rin. Mababa pa rin 'yan. Ano lang talaga, malaki lang talaga yung clearance dito. malaki lang talaga yung clearance dito kaya
Eh okay lang naman kasi dahil pasadya ko na yan dahil ilalagay ko talaga ng tapalodo dahil itong bike na to para lang to sa bike ano daily ride lang talaga to or pang pabili ko ng panipaninda ano kaya may tapalodo yan eh. Yun. So pwede naman din to. So nagdedepende rin kasi sa setup eh. Nagdedepende rin kasi sa gumagamit. Kung paano dumiskarte doon sa ganung ano setup na MTB rigid MTB na pang pang road na mas bababa yung front end. Yun, so magagabi na siguro mga mag-aalas 6 na no. So ano pala bago natin ano. Ano pala sa mga ano pa sa, kung meron pa kayong mga alam na mga rigid fork na hindi ko na mention sa video ito. I-comment na lang ninyo sa comment section down below. So ngayon pauwi na ako, dumidilim na. So hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget na i-subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.